Maya, nagbigay na ng chinelas, di ba? Binigyan ka ng chinelas. Pagkatapos nang bigyan ng chinelas, parang nagpaalam na si Ma'am Correa. Pero okay ha, alam mo, intention mo talaga na gano'n. Alam mo kung bakit? Naalala mo ba yung caption ng post mo? Bata, anong masasabi mo na nag-viral ang video ni Escolina nung ini-interview ka niya sa reels ni ni Whitey Man? Actually, hindi na ako nagulat kung bakit nag-viral yung video na yan. Kasi madalas ko na nakikita talaga yung mga negative vibes na nagpa-viral talaga. Kasi ang daming content creator, ang daming vloggers, mga influencer na nandito lagi sa Parisan ko, ang tinitingnan nila talaga lagi yung mga negative vibes for the views. Ibig sabihin, hindi nila na-upload lahat na kabuuan ng video. Ang kinukuha lang nila yung clips na alam nilang pag-uusapan. So katulad kay Ma'am Corina, kay Ma'am Corina, di ba? Kinat nila, mahaba kasi ang interview na yun eh. Tapos, tinaiming nila na pagsubo ni Ma'am Corina yung pinakata kasi matatapos na yun eh. Hindi naman talaga yung total yung nangyari. So in-upload nila ng ganon, nakita mo super trending. Hindi na ako nagulat doon dahil ang kailangan talaga ng isang content creator, isang vlogger, pag maraming views, maraming kikitain. Pag walang views, wala, yung pag-usapan. So useless mga content. So hindi na ako nagulat. Pero syempre, feedback negative. Sana lang sa mga vlogger na nanonood ngayon, pag nag-content kayo, dapat kumpleto. Diba katulad na sinasabi ko na, wait lang, may ginagawa ko, yun lang. Diba? Yung minsan nakasimangot ako, kinukuhanan nila ng ganyan. Hindi na pinapakita yung buong istorya, buong sitwasyon. So dapat lang sana pag nag-upload kayo, huwag yung very short lang na video, dapat lahat ipakita ng kung ano nangyari para maging fair lang sa lahat. So hindi naman ako galit kay Ma'am Corina, di ba? Syempre. Nagpapasalamat mga ako sa super viral, di ba? Gumanda na naman ako sa social media, kaya lang negative. So ito. Si Whitey Man kasi ang nag-upload noon, alam ko eh. So ano po ba totoong nangyari nung araw? Actually kasi may appointment sa akin si Ma'am Corina na may segment siya na ako yung ipipicture. Tapos maraming interview, pinapakita yung Parisan, pinatikim ko sa kanya. Ang daming vlogger, yung mga time na yun nandoon siya. So nagkasabay pa nga nila doon si Marvin eh, si Marvin Agustin. Kaya lang, nagkasabay pa nga yung mga time na yun eh. Kaya lang, sa sobrang dami ng vlogger, mayroon isang video na yun lang, very short lang na sumubo si Ma'am Corina, diba tinikpan yung Paris ko. Tapos biglang cut. Yan lang yung in-upload, which is hindi naman yun yung nangyari talaga. Mayroon lang isang clip na gano'n kasi matatapos na yun eh. Ang masama kasi, parang tinikman doon tapos hindi daw nasarapan. Pero nakita ko naman yung kubuhan ng video, di ba? Sabi ko sa iyo eh, hindi naman gano'n yung kwento noon eh. So lumabas din, di ba? Dahil napanood ko din lately yung parang in-interview ni Ma'am Corina si Whitey Man. Parang pinapunta pa yata sa bahay. So, di ba sabi ko sa iyo, kayo eh. So kayo po mismo nakita niyo po na kinain yung Paris? Yes! Oh, kasi kami ang magkatabi nun eh. Yun nga lang kasi doon sa in-upload nito na isang vlogger na very short clips lang. Parang ganun kasi yung dating. Iba yung dating. Iba yung feedback ng mga tao. Which is hindi naman talaga yun ang totoo. Tapos po, ayun. Ito na po si Whitey Man. Nandito ba si Whitey Man? Sa totoo lang, Idol, nasasarapan si Ma'am Corina sa pagkain niya sa Diwata Paris Overload. Noong nag-uusap kami doon sa kubaw sa bahay niya nung pinatawag ako. Sa katunayan nga, ang dami niya nakain eh. Yung sabaw, ang dami niya nahigo, pati yung mga laman. Sabi nga niya, crispy. Yung bulaklak at saka yung baboy. Lechong kawali. Diba sabi ko naman sa'yo, nasarapan si Ma'am Corina. At sabi pa ni Ma'am Corina, mas pinag-improve ba daw ni Diwata. Yung kanyang Paris. Napakasarap daw. Naku, lalo na siguro ngayon pag natikman ni Ma'am Corina yung mga bagong menu ko, yung Diwata Woo! Paris Classic, Diwata Paris Gyudon, yung dito sa Quezon City, kasi mas in-improve ko talaga lalong pinasarap. So, sa susunod, mag-upload ka ng diretsong video, hindi yung very short lang. Ay, paliwanag ko lang din yung side ko, syempre, meron din tayong sariling kwento eh. Bali, ang nangyari kasi noon, pagdating ko doon sa Parisan ni Idol Diwata, late na. Bali, ang natatdan ko doon yung interview ni Ma'am Corina at saka ni Diwata, nag-uusap sila na kumakain ng kunti. Tapos maya-maya, nagbigay na ng chinelas, di ba? Binigyan ka ng chinelas. Pagkatapos nang bigyan ng chinelas, parang nagpaalam na si Ma'am Corina. Pero okay ha, alam mo, intention mo talaga na gano'n. Alam mo kung bakit? Naalala mo ba yung caption ng post mo?
ay sa mga vlogger, oh, naalala oh, mo na. Naalala, anong caption? Kung hindi mo intention talaga. Ang caption ko doon, maarte daw si Ma'am Corina. Oh, di ba? Hindi na baris, tabas, sabay, so, sabay, bawi. Intentionally, kasi sa caption pa lang, makikita mo na. So, oh, susunod para maging fair lang tayo. Sabi mo nga, short clips lang, yun lang naabutan mo. Dapat, nakalagay sa title, hindi yung Corina Sanchez, hindi nasayrapan sa Paris ni Diwata, pinakat agad. Ibig sabihin, intentional mo na ganun yung ipos mo. Oh, tama ka naman yun. Pero oh, sa diba? Dulo ng caption ko, may bawi naman. Si Ma'am Corina, Marti daw di kumakain ng Paris ni Diwata. Sa dulo ng caption ko, nilagyan ko ng ito ang patunay na nasarapan si Ma'am Corina sa Paris ni Diwata. Ibig sabihin, 50-50 lang yung caption ko. Parang clickbait lang yung ano unang caption, tapos dinugtungan ko. So, parang gano'n lang. Naniwala ba kayo? Oo, oh, kasi tingnan nyo ngayon. Tapos sa pag-alis ni Ma'am Corina, ano yun, yung madaming, naputo na yung video ko na yun kasi reels lang yun eh. Kasi di pa naman ako monetize sa stream fans eh. Kaya sa reels lang, putol-putol yung video ko. Kaya nung in-upload ko na yun, madaming mga basher na sabi na, ano ba yan, umalis na lang si Ma'am Corina, di mala tinikman yung Paris. Parang ganun ang naging dating ni Ma'am Corina, nag-inerte siya. Kasi matapos bigyan ng... Kasi nga, kaya sinag-react yung taong ganun dahil nga dun sa video mo. Kaya, sa video mo eh. Kasi. Kaya mag-explain pa ako ha. Total, dito na tayo eh. Kaya mula nung nabas yung ano, Ma'am Corina sa ano, sa... Ako naman personally, hindi man ako galit sa'yo. Gusto kaya, ko pa nga yun, di ba? Ganda-gandahan na naman sa social media. Marami naman iiyak. Dahil sa video na yun, nabas yung Ma'am Corina. Kasi nga, nag-inarte, di kumain. Kaya ang ginagawa ko, kasi nakita ko madami nang nagre-re-upload eh. Sinisiraan si Ma'am Corina. Tapos baliktad mo yung mga caption, imbis sa akin hindi ganoon ka ano, hindi naman talaga totally paninira yun ni Ma'am Corina. Yung iba mga vlogger, yung mga anti-Diwata at saka anti-Corina, yun yung nagsisira ng mga caption sa pag-react ng video. Kaya sa susunod niya, ito listen and learn. Sa susunod, ang advice ko lang sa iyo, bago ka mag-upload ng isang video, dapat alam mo muna yung pwedeng mangyari, 'di ba? Hindi lang dahil sa mga personal interest natin na gusto natin for the views, isipin mo muna kung mayroon ba taong maapektuhan, mayroon ba taong, di ba, yung ano bang pwedeng mangyari pag itong ginawa ko dun sa taong i-upload ko. Ganun kasi ang nangyari sa susunod, listen and learn to, pag nag-upload ka sa susunod, i-review mo muna ano bang pwedeng mangyari pag ito ang nilabas natin. For sure naman, alam mo yan, content creator kayo na ganun ang kayo hinatnan eh. So, pasensya na ito na sa nangyayari. Granted. Pero, idol na idol kita. Yun yung pinakatotoo. From my heart, from the sky. Pamusong ko kayo. Yeah! Ay, wag na yun. Wala nang kiss. Okay na yun. Kiss. Thank you so much. Thank you.